Kung may report ang police, I will order your detention hanggang matapos itong COVID-19. Sabi ko, wag ngayon. Wag na wag kayong mandaya, mangurakot, at taguin yung mga pagkain at yung iba hindi bigyan kasi, you know, people sometimes think that they own whatever they receive from government. This is not yours. Neither is it mine. Pero kung mamuliti ka, tapos makabalitaan ko na yun ang nagawa mo, I will suspend you ora mismo. And for those who are really absconding the money, I will detain you, I said. And maybe I will release you pagkatapos ng COVID. Mahal kong mga kababayang Pilipino, nasa ikatlong linggo na tayo sa ating crisis na hinaharap. At tayo'y hirap sa pera, sa medical supplies, sa lahat. Eh, dati ho naman talagang kulang ang pera natin at kulang ang medical supplies. At hindi lang ho tayo, pati yung Amerika, ganun rin. Kasi hindi natin akalain buong mundo na ganun kabilis, dalawang araw lang after receiving the advice from China, the crisis was already here, COVID-19. Ang masasabi ko lang, meron tayong 200 billion na binigay sa akin ng Kongreso para gastusin ko. Yun naman ho ang ginagamit kong pakalat ngayon ng pera para mabigyan ang lahat. Galing doon sa walang trabaho, may trabaho, kalahating trabaho, ang mga mayaman hindi nakasali. Ako na may umaasa na itong ating mga trabahante na Pilipino ay gawin nila ang lahat para sa pakanan ng ating bayan. At ang kami dito, gawain ko ang buong kaya kong gawin para ho sa inyo. Kaya nga hindi ako nakalabas ilang araw, dalawang araw. Pero usually, in times of crisis, so, kailangan ang isang trabahante ng gobyerno na binigyan ho ng trabaho para humarap sa inyo, makipag-usap sa inyo. Ito ho ang garantiya ko. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin. May mga doktor na mga nurses, attendants na matay. Sila yung nasawi ang buhay para lang makatulong sa kapwa. Napakaswerte nila. Namatay sila para sa bayan. Yun ang dapat ang rason na bakit tayo mamatay. Huwag tayong mamatay sa ibang rason na sagasaan ka lang at wala ka namang ginawa. It would be an honor to die for your country, I assure you. At ako naman no, ang pilosopiya ko ganito. Sa nagtatrabaho, kung protected ka lang, make yourself fully covered, protected, para hindi walang madisgrasya. Pero ang doctrine ako sa buhay, ako, si Rodrigo Duterte, kung panahon ko na, panahon ko na. So, ganun na lang ang pagtingin ko kasi wala ma rin akong magawa. Pumupunta ako doon sa mga lugar na may gera. Pumupunta ako doon sa may lugar na may pumuputok yung bomba. Pumupunta ako doon sa likod ng mga sundalo at nagrarakrakan sila ng... Eh, hindi ko masabi kung kailan ako. Kaya sabi ko na lang,
Diyos ko, pagpanahon ko na, kunin mo na ako. Huwag kang mag-atubili. Bahala ka na. So sa mga kababayan ko, hindi ko naman sinasabi na sundin ninyo ang aking filosofiya. But somehow, let the thought comfort you that I really worry about you. That I worry that you will not be able to reach an old age with your children and grandchildren. Kasi ako, nandyan na eh. Patapos na ako. Kaya ko masabi yan. So, trabaho lang tayo. Ang mga supplies nandyan na at makabili na tayo ng kailangan ninyo. Ngayon, sa mga tao na binigyan at people task of distributing the money, distributing the food, distributing the relief goods, kindly do it. I use the word to a T. Kung hindi nyo naintindihan yan, mag-research kayo. Pero talagang pag nagkamali kayo dito, hindi ko kayo palusutin. I will see to it. Even tomorrow, if I discover some embezzlements, some hoarding there, at dinadivert yung pagkain sa mga tao na dapat hindi sa kanila, you better think. I am not a cruel man. Pero kung may report ang police, I will order your detention hanggang matapos itong COVID-19. Sabi ko, wag ngayon. Huwag na huwag kayong mandaya, mangurakot, at taguin yung mga pagkain at yung iba hindi bigyan kasi, you know, people sometimes think that they own whatever they receive from government. This is not yours. Neither is it mine. Pero kung mamuliti ka, tapos makabalitaan ko na yun ang nagawa mo, I will suspend you ora mismo. And for those who are really absconding the money, I will detain you, I said. And maybe I will release you pagkatapos ng COVID. Hindi ako nananakot. Nagpapasalamat ako sa buong lahat ng aking mga doktor who are honest, talagang natatrabaho. Sa inyo po, personal kong gratitude na hindi mabayaran ng pera. Ang papasalamat rin ng taong bayang Pilipino. Salamat po. At ako'y regularly makipag-usap sa inyo until this crisis is over. Huwag kayong matakot ngayon. Huwag na huwag kayong matakot kasi sabi ko may pera ako at kung meron man ang palpak-palpak dyan kunti, ayusin namin yan. Ayusin ni Lorenzana yan, the implementor. Pati ni Anyo sa DILG. Ato si Galbeso, puro military na yan sila. At as a matter of fact, ganito, lahat ng contribution, lahat, ibigay mo doon sa opisina na set up ng task force. At uh,
May kung may releases man lahat, accounted yan, tapos then there's another audit in the integrity of the procedure. Yan lang po, papasalamat ako sa lahat ng trabahante ng gobyerno nandyan. At ako naman po at the same time, nagbibigay ng warning. Totohanan ko talaga kayo. Sa crisis, tapos gawin mo pa yung dapat ka talagang ikulong. Hindi kita i-release. At huwag kang, hindi ako maniwala ng kaso-kaso. Hayaan mo, magpapapreso ako balang araw kung mali ang sinabi ko at ginawa ko. Sa inyong mga Pilipino, mga kababayan, mahal ko, mo mga Bisaya, sunod lang mo, sumunod lang kayo. At walang problema. Daghang salamat.